May one time, pagbato sa akin ng bola, alam ko na darating yung bola, pero hindi ko nakita. Parang, ewan ko, nag-blur talaga siya. Tumama sa mukha ko. Yung difference, iba talaga yun. Kasi sobrang liwanag talaga. Laking tulong para sa akin. Sa sports na nilalaro ko, which is basketball, and then makatulong sa teammates ko. Diba? My name is John Poy Erram. I'm playing for TNT Tropang Giga, center. Ano, nag-start siya college actually. Medyo nahihirapan ako paggabi. So, sa atin na yun kasi kailangan mag-aaral kahit paano. So, nagbabasa ako ng mga yung kailangan namin sa school. So, napapansin ko, lumalabo na siya. Lalo na pag masyadong maliit yung mga letters, numbers, so nahihirapan na ako. Minsan talagang nagbo-blur talaga siya. Sobrang delikado siya. Nahihirapan din ako kasi siyempre pag nagbo-basketball ka, pag sobrang liwanag, parang nasilaw ako. Iba yung tama ng ilaw sa mata ko eh. Unang check-up ko, ano, stigmatism daw. So binigyan na ako ng ano ng salamin, corrective ka daw. Ganyan. Pero as time goes by, nalalo siya lumalala eh. Kasi minsan naman kasi hindi ako pwedeng mag-contact kasi baka makalimutan ko. Tapos pag naglalaro ako, tinatanggal ko yung salamin. Tapos pag wala ng game, babalik ko ulit. Siyempre, pag malabo yung mata mo, magiging banwa ka agad pag di ka makashoot eh. So minsan naman naiilang ako. Kaya minsan nahihirap akong shumut, ganyan. Sabi nyo nga, pinaka-weapon ng athlete is yung mata talaga, di ba? Kasi mahirap maglaro pag yung mata mo, kunyari, teammate mo. Yun pala, hindi ka pala nakatingin sa teammate mo, nakatingin ka sa ibang tao. Siyempre, meron kayong understanding na pag nakatingin ka sa teammate mo, alam mo na kung anong gagawin, di ba? May one time, pagbato sa akin ng bola, alam ko na darating yung bola, pero hindi ko nakita. Parang, ewan ko, nag-blur talaga siya, tumama sa mukha ko. Sa career ko as a basketball player, maraming beses na siya nangyari. Sa mga teammates ko, sa kanila ako na nalaman yung Shinagawa. And then nagtanong ako ganyan kung kamusta yung progress nila, ganyan. And then happy naman ako sa mga sagot nila. And then sabi ko, sige, kasi ako naghahanap din ako matagal na eh. Kami ng wife ko, sabi ko, kasi nahihirapan talaga ako, lalo na yung mga bata, pag nagdadrive ako sa gabi, hindi naman pwede na lagi akong ganun magdrive, nakatutok sa ano, di ba? Hindi naman pwede. Yun, I decided na magpa-LASIK na rin. Kinabahan ako kasi siyempre may narinig ako sa asawa ko na di ko alam kung totoo. Sabi niya kasi i-injectionan daw yung mata mo. Parang sabi ko, parang imposible na ma-injectionan yung mata mo kasi sa mata eh. Sabi ko, kinakabahan ako siya kasi hindi ko alam kung ano yung procedure, blah, blah, ganyan. Pero nung sinabi na nga ng mga teammate ko na parang may nakapress lang sa mata mo, wala ka namang maramdaman. So nung nandun na ako, kinakabahan ako. Pero mabait naman yung mga tao sa loob, sa Shinagawa, yung doktor, ganyan. In-assure naman nila na magiging maayos yung pag-LASIK sa mata ko. So, yun, nagtiwala naman ako sa kanila. And then, yun nga, true enough, talagang laking tulong sa akin as a basketball player. Pagdilat ng mata ko, siyempre, may mga letters, may mga babasahin ka sa bahay, kahit sa practice, ganyan-ganyan. So, noon sa bahay, sabi ko, mga ganito kalayo, mga ganyan, nababasa ko na. Sa practice trinay ko kasi meron sobrang layo sa kabilang court na para sobrang maliit lang siya na ano na sa signage. So nung nabasa ko sabi ko, oh wow. Iba yung feeling na nakikita mo na yung pag may sinasabi yung teammate mo, basahin mo nga to. Hindi nakita mo yun dati pag nakita ko, sino ba yan? Hindi ko makita yung mukha, hindi ko makita. So sila pag sinabi nila, okay, kilala ko na kung sino. Malaki rin yung in-improve nung shooting-wise, kasi siyempre, kitang-kita mo na yung ring eh. Hindi na siya malabo. Kasi minsan kasi nagdadalawa siya eh. Ganun kalabo. Ang sa akin kasi, ang malabo, yung right ko yung malabo. Yung left ko, hindi pa ganun. So, ang hirap niya parang i-target. So, pag binibitawan ko yung bola, minsan talagang kakala mo straight, pero tabing eh, ganyan. Talagang tsambahan talaga. Pero nung ano, nung nagpa-LASIK na ako, yung difference, iba talaga yun. Kasi maliwanag, kasi sobrang liwanag talaga. Pero to true story talaga to, na doon ako nagulat. Pati sa Araneta, pag ano ko, ganito pala kaliwanag. Kasi blurry talaga siya minsan eh. Lalo na pag malayo, pag nandito ako sa kabilang court yung teammate ko, pag nakikita ko sila, hindi ko makita masyado yung itsura, yung mukha, ganun eh.
Definitely, syempre naman. Sa mga kaibigan ko, actually sa wife ko, we're talking about it na kailangan na rin niya magpa-lasik sa family namin, sa mga relatives namin, sinasabi ko sa kanila. Pag may nagtatanong sa akin, sabi ko, ito yung best na pupuntahan nyo, which is Shinagawa, sabi ko sa kanila. Dito talaga makikita nyo agad yung difference. Aalagaan kayo ng mga tao dito, walang problema. Oo naman. Ang laking tulong para sa akin. Papasalamat ako sa Shinagawa na nabigyan ako ng ganitong chance na magpa-lasik and then, yun nga, makatulong sa daily life, sa family, and then sa sports na nilalaro ko, which is basketball, and then makatulong sa teammate ko.